sa future energy, mga kapiksin, no, makakawala ka din dyan sa cycle na yan. Okay, kasi nakita na natin na nawala, na-remove na yung mga blocks nyo, di ba? And eto talaga magiging free ka na, dadating yung time na parang mabubunot na lahat ng tinig mo sa dibdib, and parang you are free to go, parang feeling mo malaya ka na. So etong laya na to, ibig sabihin nito malaya ka na dun sa mga negative assumptions and thoughts na yon, at saka dun sa mga negative emotions, no, na kasama nun nung pinagdaanan mo dun sa past, no. So you will be free, makakalaya ka, parang makakalipad ka na ulit, spreading your wings on your own, finding things that you love to do. Kumbaga, wala nang pipigil sa'yo, wala ka ng agam-agam. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ito ang ating past, present, future reading para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito ay timeless reading, guys. Anytime na mapanood yung video, pwede siya mag-resonate sa inyo. Kung hindi siya naka-resonate right now, pwede niyo siyang balikan next time, next year, next month, next week, kahit kailan. By those times, maaari na maka-resonate sa inyo yung message. Okay, so shuffle ko yung cards, guys. Hanapin ko yung energy ng Libra. Alright, so Libra kayo ay represent ng Queen of Scrolls sa ating spread. Nakabaligtad yung energy nyo, guys. So, ibig sabihin nito, for some of you, maaaring may mga pinagdadaanan kayo na hindi masyadong maayos kasi yung energy nyo medyo alikaga, medyo distorted, medyo marami kayong iniisip, mga kapiksi. For some of you, maaaring medyo disorganized din kayo. So, tingnan natin kung bakit, mga kapiksi. Ito yung energy nyo sa recent past, guys, no? Yung past energy nyo. Alright, and then ito naman yung sa ating present. And then itong naman yung ating sa future energy, mga kapiksi. So ito, mga kapiksi, ito ay kahit pa paano, maaaring distorted lang, may mga iniisip kayo. And this is probably because for some of you, I'm sensing na nagkaroon kayo ng separation from a specific person in your life. Pwedeng ano to, guys, romantic relationship, or pwede rin non-romantic relationship. Okay, we have the King of Roses in reverse, maaring water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, mga kapiksi. Pero for some of you, parang I'm sensing na this may be your energy as well, in such a way na parang tinalikuran nyo, guys, yung pagiging emotional nyo. Comment down below if nakaka-resonate kayo. Kasi yung iba, feeling ko, inalis nyo yung pagiging masyadong emotional nyo. And parang mas nag-focus na lang kayo sa productivity, no? Pag sinabing productivity, yung mga bagay na pwede kayo maging productive, yung mga bagay na pinagkakaabalahan nyo na maaaring mag-contribute sa inyong growth and success. So, pwedeng trabaho yan, or kung may business kayo, negosyo, or kung anumang klase ng hobby, no? Na kumbaga hindi nyo sinasayang yung oras nyo sa, ouch, sorry, yung oras nyo sa mga walang kabuluhang bagay, mga kapiksi. And parang yun yung naging healing tool or healing way nyo. Ibig sabihin, parang yun yung naging way nyo para mag-heal kayo, mawala yung pagiging emotional nyo or pagiging overly sensitive nyo, mga kapiksi. And malaki yung natulong nito, guys, kasi nawala yung mga major blocks sa buhay nyo, no? Kumbaga, nawala yung mga balakid nyo, mas gumanda yung outlook nyo sa pamumuhay, mga kapiksi, nung time na mas nag-focus na kayo sa sarili nyo and yung iba sa nyo, you also found time, ganyan, na mag-reconnect sa mga taong mahal nyo sa buhay. Unang-una yung pamilya nyo, kung matagal na kayong hindi nag-uusap, ganyan, or yung mga long-lost friends nyo, feeling ko parang nag-reconnect kayo sa kanila, no? Pag sinabing nag-reconnect, parang sinimulan nyo ulit silang kausapin, sinimulan nyo ulit silang kumustahin, tapos parang nangkipagkita na ulit kayo sa kanila, or kung pamilya naman ito, maaaring mas nagbabanding na kayo, ganyan.
lumalabas-labas na kayo dahil wala nang pandemic, 'di ba? So, kumbaga mas binibigyan niyo na ng time yung i-open yung sarili niyo sa ibang tao na hindi lang puro mokmok yung ginagawa niyo. So, and it's your way of healing as well. So, healing kasi parang feeling ko may nangyari in the past, no, especially some kind of separation. Parang may umalis na isang tao sa buhay niyo, no, and para makalimutan niyo siya or para maka-move on kayo doon, parang yun nga, binuwas niyo yung oras niyo sa sarili niyo at saka dun sa mga tao, ibang tao pa na natitira sa paligid niyo. Alright? So yan yung nakikita natin yung sa inyong recent past. Sa future, sa present niyo mga kapiksi, nandito yung times na talagang parang nagkakaroon pa rin kayo ng reflection, guys, especially kapag kayong time na mag-isa na lang kayo, yung kunwari gabi na ganyan, tapos matutulog na kayo, syempre kumbaga tapos na yung trabaho nyo sa maghapon, eto na yung quiet time nyo, so nagtatanong kayo, parang tinatanong nyo pa rin kung ba't nangyari sa inyo yan. Pero ang maganda dito, parang nagtatanong lang kayo kaya ganito pa yung energy nyo. Kasi parang, bakit sa akin nangyari ito? May pag-asa pa bang mabago ko yung sitwasyon ko o kapalaran ko? Ano kayang susunod na mangyari sa akin? Ganyan-ganyan. Tapos, dinadaan nyo na lang sa pagdadasal. Dinadaan nyo na lang sa pag-meditate. Yung iba ko, nag-meditate kayo. Ganyan. And you know, parang pinapalakas nyo na lang yung, kumbaga tinutulungan nyo din yung sarili nyo during those times na medyo naguguluhan kayo. Tapos parang sinasabi nyo na lang na it's okay, mapapawi din yan. Tapos dadaanin nyo sa dasal. And kapag ginagawa nyo yun, gumagaan yung inyong present energy mga kapiksi. Pero sometimes medyo nai-stuck pa rin kayo. Nandito pa rin yung mga times na nai-stuck kayo and hindi nyo pa rin alam kung ano yung susunod na gagawin nyo sa buhay. And that's fine mga kapiksi. May mga times talaga na dumadating sa atin yung confusion. Okay lang yun mga kapiksi. Take your time. Healing is a process. Ang importante dito is kasi nararamdaman ko na mas magaan na yung energy nyo right now, okay? Kailangan nyo lang ituloy-tuloy and tulungan nyo yung sarili nyo. Just do the things that you enjoy. Malin nyo, mamanifest nyo pa yung mga gusto nyo sa buhay. Alright? And then, sa future energy, mga kapiksin, no, makakawala ka din dyan sa cycle na yan. Okay? Kasi nakita na natin na nawala, na-remove na yung mga blocks nyo, diba? And eto talaga magiging free ka na, dadating yung time na parang mabubunot na lahat ng tinik mo sa dibdib and parang you are free to go, parang feeling mo malaya ka na. So etong laya na to, ibig sabihin nito malaya ka na dun sa mga negative assumptions and thoughts na yon at saka dun sa mga negative emotions, no, na kasama nun nung pinagdaanan mo dun sa past, no. So you will be free, makakalaya ka, parang makakalipad ka na ulit, spreading your wings on your own, finding things that you love to do. Kumbaga wala nang pipigil sa'yo, wala ka nang agam-agam. You don't give, you know, a chance na to yourself na mag-isip pa ng kanigahan. Kumbaga hindi, you don't care anymore. Channeled song, channeled lyrics, channeled message sa para sa inyo. Parang wala na kayong pake. Okay? And, yeah, mawawala na yung mga agam-agam nyo, mga kapiksi. So, tuloy-tuloy nyo lang yan. No? Ang maganda dito, guys, kasi nararamdaman ko na tinutulungan nyo din yung sarili nyo. Kasi ayaw nyo mag-suffer. Although may mga episodes, no, sa present situation nyo na napapaisip kayo, pero hindi na overly dramatical. As in, hindi na kayo nagda-drama, hindi na masyadong emotional. So, that's good, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dito sa story na to. Tingnan natin yung additional na message para sa inyo. Gamit itong mga decks na to, guys, i-shuffle natin. Nagustuhan nyo ba yung ating lamp?
nagpa-customize tayo bawat isang zodiac sign para sa inyo mga kapixie, para hindi na manakaw yung ating mga videos. Anyway mga kapixie, no, habang sinashuffle natin to, naka-flash sa screen nyo yung ating mga updates, no, mga bagong updates sa ating offers, no. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, may bayad yan mga kapixie. Ino-offer natin sa lahat ng mga kapiksi natin na gustong umaman, umanlado, masenso, sumagana, maging matagumpay, maging successful sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money guys, no, money in general. Ang focus niyang course niyan ay kabuhayan, pera, pag-unlad, pagyaman. So kung gusto niyong umanlado at sumagana ng bonggang-bongga, ang course niyan ay para sa inyo, okay? Yung second offer natin guys, available na starting April, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So kahit anong desire guys, pwedeng sa love and relationship, pwedeng sa money or career, no, papa-coach kayo sa akin, tutulungan ko kayo how to manifest your desires. So, syempre may bayad din yan mga kapiksi. Lahat ng in-offer natin is may bayad, alright? So, sa mga interesado guys for inquiries, no? And promos and freebies, no? Magsend lang ng email sa pinitiksitaro@gmail.com. So, eto na guys yung mga mensahe para sa inyo. So, unang-una guys, unahin natin to, no? Kasi ito yung nakaka-resonate dito sa inyong energy. Face your fears mga kapiksie, no? Especially itong nangyari sa inyong past na feeling ko nagkaroon kayo ng separation with another person. Release the power of fear. Alisin nyo na yung mga fears, yung mga doubts, no? Kasi sometimes kapag may mga negative na nangyayari, nagkakaroon talaga ng takot, fear of rejection, fear of kung ano-anong klaseng fear. Sometimes nagkakaroon kayo ng self-doubt, bumababa yung mga self-confidence dahil dun sa mga past experiences. So, i-release nyo yan mga kapiksi through acceptance, no? Forgiveness and acceptance para talagang maalis sa dibdib nyo or mawala sa dibdib nyo yung mga takot-takot mga kapiksi para hindi kayo ma-stuck and hindi rin kayo mag-suffer pa in the near future. Alright? Think big, no? Meron pa kayong mga potential, mga kapiksi. So, doon kayo mag-focus. Think big for your future, mga kapiksi, no? Sabi ko nga sa inyo, guys, you can be, do, and have anything that you want in your reality. So, huwag niyong limitahan yung sarili nyo, di ba? Kung alam nyo na kaya nyong ma-achieve kahit ano, bakit nyo lilimit yung sarili nyo, diba? So, mangangarap na lang din kayo or mag-iisip na lang din kayo, guys. Mag-isip na kayo ng bonggang-bongga. Okay? And then, you know, sabihan nyo ng tamang pamamaraan ng pag-manifest, magdasal, magpasalamat, of course, prayers and affirmations. Tapos, kilos kayo, no, sa 3D nyo ng tamang kilos, align with your desires para talagang mamanifest nyo yung mga bagay na gusto nyo. Alright? And then, last but not the least, guys, no, summer season, at least ngayong pag-publish ko nitong video na to, kung may time kayo, mag-vacation kayo mga kapiksi. Okay? Take time for relaxation and adventure kasi kailangan nyo din yan para mapahinga kayo, mawala yung mga stress nyo, di ba? Marilis yung mga kaligahan, makapag-recharge kayo ng mas, alam nyo yan, masigla na energy and nakakailanganin nyo mga kapiksi to go forward. Alright? So, comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo sa reading na to. For more reading para sa Libra, ito yung ating playlist. Hanapin nyo na lang mga videos na gusto nyo panoorin. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.